Ilan linggo na lang Disyembre na, nagsusulputan na naman ang mga sale, lalo na sa online shopping. Siyempre, mag-add to cart ka na naman sa online shopping mo, kay Lazada at kay Shopee. May naisip ka na bang ipangregalo mo or may reregaluhan ka? Teka lang. Kung isa ka sa mga taga-subaybay ko sa Feng Shui series, sa Life series, marahil ay pareho tayo ng iniisip. Tama ka. Sa panahon ngayon, maigi ang mga regalong may hatid swerte. Kung mahal mo ang pagbibigyan mo or kaibigan mo, bigyan mo na siya ng mga regalong magdadala ng swerte sa kanya, sa inyo, at sa buong pamilya. Hello friends! Isang masaya, ligtas at napakaswerteng araw po sa ating lahat. Woohoo! I-claim nyo na yan. Sabihin ng tatlong beses malakas. Swerte ako, swerte ako, swerte ako. Ayan, napakaswerte po natin. Ano? Isa na namang idea at inspirasyon ang aking ibabahagi sa inyo, mga giliw kong taga-subaybay. Pero bago ang lahat, alam nyo na po ito, bumati muna po tayo. Para sa ating mga kababayan na laging nakasubaybay from US, Canada, Japan, UAE, Saudi at bansang Pilipinas, hello po sa inyo. Salamat po sa parating panonood. Shoutout din tayo, syempre, kay Team Magtanong, Marites Gikalaw, Kate's Lyrics at Natalie D. Hello po sa inyong lahat. Salamat sa pag-comment. So mga frenny, sadyang nakakaliw diba ang makatanggap ng mga sorpresa at regalo, ngunit mas nakakaaliw at nakakagaan ng pakiramdam ang regalong matatanggap mo ay mahalaga at nagbibigay swerte sa iyong buhay. Tama diba? Kaya naman narito ang ilang idea na magpapakita ng swerteng regalo. Kahit na anong okasyon, pwede mong ibigay. Kahit Pasko, bagong taon, birthday, kahit na sa anong special na okasyon, pwede mong iregalo. At pag-uusapan din natin ang mga, alam nyo na, hindi pwedeng ibigay or medyo bad luck na regalo. Okay? Pumunta muna tayo guys sa basic na regalo na pampaswerte. Siyempre, nandyan ang jade plant. Ito ay isa sa pinakamadaling hanapin para ipangregalo. Isa rin ito sa pinakamura ngunit napakaswerte. Ang sino man makakatanggap ng jade plant bilang isang regalo ay sumisimbolo ng paparating na pera. Oh, regaluhan niyo po ako ha. Number 2, basic money tree. Isa na naman po ito na pinaka-basic lang na pwedeng hanapin at ipangregalo ngunit napakaswerte. Pwede niyo po itong ibigay lalo na doon sa mga kaibigan niyo o kakilala ninyo na nag-oopisina. Manager ng bangko, teacher, abogado, doktor, ayan, pwede po yan, napakaswerte po yan, manghihikayat yan ng napakaraming kliyente. Pinya, ang pagre-regalo ng 8 pirasong pinya ay napakaswerte sa taong makakatanggap nito, anumang okasyon. Mas maswerte ito kung sa isang basket maglalagay ka or nakabalot ito ng kulay pulang plastic or purple na tela. Number 4, pomegranate, nandito pa po tayo sa mga pagkain, ano? Ito ay maswerteng regalo sa mga may kapareha, lalo na sa mga gustong magkaanak. Ang 9 na piraso na prutas na ito ay simbolo ng masayang pag-aasawa at maraming anak. Number 5, rose plant. Mas maswerte kung ireregalo mo ay buong halaman. Ito ay simbolo ng prosperity at love. Napakaswerte ng taong mabibigyan nito dahil ito ay isang halimbawa ng lucky plant. Number 6, basket of goods. Ito ay ang pagre-regalo ng mga halo-halong pagkain sa isang basket. Pwedeng merong prutas, tsokolate, tinapay at kung ano-ano pang klase ng pagkain na gusto mong ilagay. Ito ay napakaswerte at simbolo ng patuloy na pagdaloy ng makakain. Number 7, citrine bracelet or citrine gems. Ito ay napakaswerteng regalo sapagkat ang pagbibigyan mo nito ay magiging focus sa kanyang ginagawa. Mainam din ito sa may mga karamdaman o mahina ang resistensya. Ang sino man nagsusuot ng citrine gem ay hindi tatablan o makakakuha ng negative energy saan man siya magtungo. Number 8, jade bracelet or jade stone. Kung nais magregalo ng mga accessories, isama sa inyong listahan ang jade gem. Dahil ito ay mainam na iregalo sa mga kakilalang mainitin ang ulo o maiksi lamang ang pasensya. Ang jade stone ay pinapakalma ang puso at isipan ng nagsusuot nito. Ito rin ay maswerteng pang-akit ng pera sa pangkalahatan at protection kontra sa mga masasama. Number 9,
Purple wallet. Ang kulay na purple ay simbolo ng madaming pera o kasaganahan. Mainam na ito ang piliin na kulay upang maging maswerte ang pagbibigyan ninyo. Number 10, ang mga disenyong moon and star. Lahat po yan, kahit ano pong bagay yan, basta may moon at may star, napakaswerte po yan sa inyong pagbibigyan. Number 11, magbigay kayo ng certain essential oils. Lavender or frankincense na essential oils, ito ay mabisa po na pangtaboy ng negative energy doon sa bahay mismo ng pinagregaluhan ninyo. Number 12, lotus painting, koi fish painting, or jade plant painting. Kahit ano po dun sa tatlo na nabanggit ko, pwedeng-pwede nyo po iyon iregalo dahil napakaswerte po iyon doon sa makakatanggap at ilalagay po sa southeast area ng kanyang tahanan. Number 13, bell keychain. Mainam ang pagre-regalo ng bell keychain sa mga kakilalang nasa lansangan araw-araw. Maging ang mga kaibigan na nag-iisa lamang sa bahay ay maaaring bigyan nito. Number 14, pulang damit. Ang kulay ng damit na maswerte pang regalo ay kulay pula, lalo na po kung may profesyon ang pagbibigyan ninyo. Ngayon naman mga frenny, kung meron maswerteng mga pangregalo, meron din naman tayong tinatawag na bagay na maaaring makapagbigay ng di magandang kapalaran or bad luck. Number 1, green na sombrero. Sa feng shui, ang pagbibigay ng green na sombrero, lalo na sa inyong Chinese friend, ay malas. Ito ay simbolo ng pagtataksil sa asawa ng pinagbigyan mo o kaibigan mo. Number 2, ang pagbibigay ng belt o necktie ay hindi maganda sapagkat pinaniniwalaan na ang dapat lamang magbigay at pagbigyan nito ay yung magkapareha lamang. Ngayon guys, kung bibigyan nyo sila, lalo na yung Chinese friend nyo, hindi nyo pwedeng bigyan yon dahil iba ang dating. Number 3, panyo. Malas o bad luck ang pagbibigay ng panyo sa kakilala. Ito ay sumisimbolo ng lungkot at lubusang pagluha. Number 4, bonsai tree. Maganda nga naman ang klase ng halaman na ito mga frenny. Ngunit pakatandaan nyo, ito ay malas. Huwag na huwag po kayong magbibigay ng bonsai tree. Lalong-lalo na sa inyong mga kaibigan or sa inyong pagbibigyan sa pamilya ninyo. Napakamalas po yan. Ito ay simbolo ng naaantalang swerte sa inyong buhay. Number 5, sharp things. Ito yung mga matutulis na bagay katulad ng gunting, mga set of kutsilyo, mga can opener or Swiss knife. Medyo malas po yon sa inyong pagbibigyan. Huwag na huwag po kayong magre-regalo ng ganoon. Number 6, relo o orasan. Napakamalas ang magbigay ng ganitong regalo. Ang pagbibigyan mo nito ay mawawala sa focus and at the same time, maaari magdulot sa kanya ng stress. Number 7, sapatos. Huwag na huwag kang magre-regalo ng sapatos dahil nagbibigay ka ng di magandang pakiramdam sa pagbibigyan mo. Simbolo kasi ito ng unhappy life. Kumbaga, hindi ka masaya sa buhay mo na ipapasa mo sa kanya. Number 8, payong. Ito ay isa sa mga unlucky gift na maituturing sapagkat ito ay simbolo ng paghihiwalay. Number 9, suklay. Huwag na huwag po kayo magbibigay ng regalo na suklay. Okay? Ito po ay simbolo ng pagkakasakit doon sa pinagbigyan ninyo at kamatayan. Gloves. Ang pagbibigay ng gloves guys as regalo ay napakamalas sapagkat pinaniniwalaan na kayo ay mag-aaway ng pinagbigyan mo at ikaw na nagbigay. Ngayon naman mga frenny, para maiwasan ang mga bad luck na sinabi ko doon sa pagre-regaluhan ninyo, mainam na magbigay na lang kayo ng gift certificate at siya na mismo ang bibili ng gusto niyang sapatos, panyo, o kahit na anong klase ng accessories na may bad luck kapag iniregalo. Ang aking mga nabanggit ay gabay lamang. Mahalaga pa rin ang pananalig at paniniwala sa may kapal. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano.